Kati na doon yung ano, pangalan niya, ano? Hindi. Ano ba, scam na ba talaga? Scam na? Kasi, hindi ko na ano yung ano, ito yung site eh. Binlock na ako. Binlock ka na? Oo, hindi na ako. Hindi ko naman sino. So, yun. What's up? Good morning, guys. Good afternoon pala ulit. So, ngayon nga ako pupunta tayo dun sa sentro, sa Yobel. Kasi pupunta natin yung tropa natin dun. Na kawawa ng mga sina, scam ng pamasahe niya pauwi ng Pilipinas. Kasi yung vlog na to is about nga doon sa mga uuwi ng Pilipinas, yung nagpaplano ng pauwi para hindi ma-scam, diba? So, siya na din naman nagsabi na i-vlog namin yung ganitong scenario dito sa UK. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung magkano yung na-scam sa kanyang pera. Pero sa tingin ko, malaki-laki yun mga boss, no? Kaya, madami din kayo siguro matututunan dito lalo sa mga nagbabalak umuwi ng Pilipinas. Kasi, pag nandito na kayo sa UK, 1 year lang is may holiday na kayo na 20 days, katulad sa amin. So, pwede nyo gamitin yung pauwi kung namimiss nyo na yung pamilya nyo, gusto nyo umuwi, sige, gamitin nyo yun. Pero make sure lang na hindi din kayo mai-scam, katulad ng kaibigan natin dun na malaking pera yung nawala, grabe. So, excited pa naman siya. Alam ko, excited pa naman siya na umuwi ng Pilipinas, pero hindi ko alam kung kailan siya uwi. Mamaya malalaman din naman natin yun. Tapos, magbabike lang naman tayo dun papunta. Kasi, shoutout kay paring Louie na ba, ano, pinahiram niya tayo ng bike ngayon kasi mamimili din ako dun sa Yobel. So, ako dati, umuwi na din ako dati ng Pilipinas, kung naba, napanood nyo yung mga vlog natin, no? Ang ginastos ko dun sa pauwi ko ng Pilipinas is 1,000 plus. So, magkano din yun? 65 plus din yun sa Pilipinas. Masyadong malaki yung perang nawala sa kanya. Grabe. Excited pa naman sana siguro yung umuwi ng Pilipinas. Kasi alam ko, 1 year na dito, pwede ka na umuwi. Tapos shoutout din kay Louie, no, yung may akin ng bike na to. Kasi nasa Pilipinas siya ngayon, kasama niya yung pamilya niya, yon. Hindi siya na-scam. Swerte. Tapos yan, no. Ang ganda ng mga bulaklak, guys. Pagod na ako. Ang gaganda ng bulaklak. Woo! Ayahay magbike. Pagpauwi, pagod na to. Puro pataas na pauwi. Okay. So yan, saan kaya papunta yung ano na yan? Mga kabayo na yan, inahabol ng pulis eh, oh. Eh, takbo! Takbo hanggang mapagod! Oh yeah! Mas mabilis pa sa akin yung kabayo. Ah, nakawala siguro yung kabayo na yan. Nakawala yung mga kabayo. Saan kaya pupunta yung kabayo? Kung huhulihin naman ang polis yan, hindi yan kayang hulihin. Si Kati na doon yung ano, pangalan niya, ano? Hindi. Ano ba, scam na ba talaga? Scam na? Kasi, hindi ko na ano yung ano, ito yung site eh. Binlock na ako. Binlock ka na? Oo, hindi na ako. Hindi ko naman sino. Saan, pre? Ito yung ano, yung pangalan ng ano, account na inulugan ko. Hindi, saan ka nag-book? Nang ano mo? Ticket. Sa ano? Dito sa ano? Ito, UK Pride Travel. Binlock ka na. Binlock na ako. Wala na. Pagka ganyan, matik na yan. 7.38, go! Magkano? 7.38 pounds. 7.38?
Binigyan ako nito, nito lang. Hiningin ko ng ano, ng ticket. Sabi niya, binigyan na doon sa akin. Wala naman ako ng receipt. Send mo sa akin yung mga screenshot ng pre. Ilalabas natin dito sa ano. Sa... O, ikaw ba? Tingatan mo yung ano mo. Start. Yung sa una. Para maano mo yung ano ba. Ay, pura. Tagalog eh. Pilipino eh. Pilipino. Hindi na siya mga ano pre. Pilipino ay na-scam sa kanya. Wala na. Hindi, may screenshot ako dito. Marami akong screenshot. Hindi na pala siya mano. UK Flights Travel. Marami naman, open mo pala. Hindi pa ako na ano. Akala ko totoo lang kasi pingin siya ng ano eh. Passport. Tsaka yung mga... Akala ko pre, mabait pre. Kasi akala ko wala nang scammer dito sa UK kasi nasa UK na eh. Mayayaman na yung ano. Ito, yung sinend niya sa'yo na to. Ayan, pakita natin sa screen. Bigay mo na lang sa akin mamaya yung screenshot na ito. Ano lang to? Hindi pa to nakabook. Kumbaga ito lang yung schedule. Oh, schedule pa lang yan. Hiningan ko siya ng ano. Hiningan ko siya ng ticket. Sabi niya, sinin doon sa akin. Saan niya sinin? Sa Gmail ko daw. Hindi ko lang naman ako natanggap. Hindi lang. Kala ko mapait. Kasi sabi niya sa akin, parang makatipid ka kuya, ito na lang gawin natin. Parang hindi na ako magingi ng ano sa'yo ng mga details sa account mo. Isin mo lang yung pira mo sa manager namin. Wala, wala ka ng charge sa akin. Okay, pala natin makinaw. Ayan na po eh. TV. Para wala ka ng down charge sa ano nila. Kasi installment yung gusto ko eh. Wala daw hindi ako maka-charge ng installment fee ng 60 pounds. May installment din sila. May, oh, may installment, oo. Oh. Sabi ko, okay lang sa akin ma'am kung mag-charge ako ng 60 pounds. Pero nag-ano talaga siya, nag-insist talaga siya na ganitong gawin natin. Kala ko mabait kasi sobrang bait ng busis eh. Tapos Pinoy pa rin. Ano tayo kasi Pinoy din eh. UK Flights Travel. Saan mo nakita to? UK Flights Travel. Sa Facebook lang. Ah, sa Facebook? O, kala ko, ano na, ginamit na pala nila ng pangalan ng UK. Sinerge mo dito ano? Sinerge mo hindi. Hindi mo. Hindi ko na nga na ano eh. Pero kung ex-abroad ka sana, alam mo na sana to. Oo, oh, first time mo mag-book ng ticket eh. Kaya wala akong, ano, wala akong idea. So sa ganun kasi, pagka mag-book kayo ng ticket, dapat dun mismo sa website na lang, ano, ng airlines. Kalimutan. Kuwari, kung gusto mong sumakay ng Singapore Airlines, mga legit yan. Tapos Qatar Airlines, yung mga ganyan yan, sa screen, ano natin yan. Diyan kayo dapat kasi mag-book. Nagbigay kasi si, ano, pinagbigay sa akin ng ano, yung site niya yung sa blue. Pero yung ganito, yung mga ganitong website naman, yung mga travel agent yan eh, legit naman yan yung iba. Kaso lang, madami din ka talaga scammer dyan. Marami eh. Wala, kasi kala ko wala lang scammer dito. Buti nga, dami pala. Kapwa-Pilipino mo. Kapwa-Pilipino mo. Baka nga nasa Pilipinas to eh. Hindi, nandito yung address. Tinawagan ko yung telephone number niya. UK naman. UK naman. O, UK naman. Pero yung pangatlong tawag ko sa kanya, hindi na siya sumasagot. Nagtawagan pa kayo. O, tawagan pa kami. Ito talaga siya sa UK. Ito yung page nila. Pati nga yung page. Tingnan ko nga yung page nila. Magkano yun? Nasis ka mo sa'yo? Mga 738 pounds. Mga nasa 49,000 ko eh. 49? Nasa 50,000. Kailan sana flight mo? Sa June pa naman. Sa June? Isang taon? Kasi nagsisearch na ako ngayon ng, ano, eh, ng flight pa uwi. Yung pinakamababa ko nakikita, Singapore Airlines talaga. Ito yung number nila. Pang UK na talaga. UK kasi talaga yung UK. UK talaga nagtawag. Ilan yung followers nila? Mababa pa ko eh. 200 followers pa lang yan. Tsaka ano, scammer nga. Pero hindi ko niya napansin eh. Yung nagpabook ako. Kasi wala sa isip ko yung scammer kami. So, ano mo sana pre? Ang plano mo sana? Happy pa din. Wala, first time mong na-scam eh. Muntagin na, wala akong... Kasi yung kasama ko, nag-book siya ng ticket. Tinanong niya din ako. Sabi ko sa ano ka, mismong website. Ka mag-book talaga kasi mas legit na legit yun. Lalo na yung mga ano. Kasi kung sa Facebook lang ganyan, madami kasing scammer talaga. Oh. So may mga legit naman. So ano plano mo niyan? Wala na. Wala na. Babay. Di mo naman kasuhan yan. Di mo naman kilala yung tao. Oh, pero yung account niya, ano, hindi ba yun? Yung inilogan ko, ano ba yung dapat? Ano? Kasi saan mo inilog yung ano? Sa Wise. Sa Wise? May Wise ka? Meron. Kaso pwede mo, alam ko pwede mo i-report yun eh. Kaya nga eh, ano lang sa, ano nila, sa, ano yung, customer service? Customer service, baka mabawi pa nila. Oh. Tumawag ka na ba? Hindi pa.
Wala akong waste yung account eh. May waste lang ako. May waste ako pero hindi ko na ma-open. Bakit? Paano mo na-send sa kanila? Paano mo na-send sa Wise? So, galing ng HSBC ko, dinirect ko sa kanila kasi binibigay sila ito. Ano mo kaya ito pre sa banko? Itawag mo sa HSBC? HSBC? Kaso may rapid ito kasi English. Kaya nga eh. Kailangan, kuwari may ano ka dun sa ano, planta, patawagan mo kung may kakilala kang Briton dun. Briton? O kaya ikaw na lang kung kaya mo namang sagutin yung ano nila, na-scam ka ka mo. Pwede. Kailan ka nagbayad niyan? Ano to eh, yung last, yung ano, parang Saturday, last Saturday? Oh, kailan lang? Bago pa lang, isang linggo pa lang eh. Hindi ko din alam kasi yung ano niya, kung paano, ano niya. Pero alam ko, pwede mo report yan sa ano, HSBC, na na-scam ka ng ganyan eh. Ah, i-report mo. Ang problema lang, kung kaya pa nilang ibalik yung pera mo, kung kaya pa nilang kunin. Pwede, try ko nga yung ano, bukas. Problema. Nasinko na rin kami yung umuwi. Basta pa doon na siguro. So yun guys, pagka magbubuka kayo ng ticket pauwi ng Pilipinas, ganyan, eh dapat talaga sa mismong website ng airlines talaga kayo magbubuk ng ticket. Huwag kayo dun sa mga nag-o-offer ng mas mura, katulad niya ni Kuya. Ano pangalan ko eh? Mario. Mario na inoperan nga siya ng ano, ng mura. Mura talaga yan, 700. Napakamura niyan, 700. Kasi ang pinakamura kayo na ticket ngayon, around ano na eh, mga 900, ganyan, 870, 850. Oh, yun na yung pinakamura, pero next year pa yung flight nun ah. Oh, next year. Pero yung iba naman, yung mga kaibigan ko naman, katulad ng nandun sa ngayon ko, sa inyo nakita yun. Sa Cathay Airlines yata. Nasa 700 lang din yung ticket niya, pauwi. Ah, 700. Kaya kung magbubuk talaga kayo ng ticket, kailangan talaga sa mismong airlines. Pangit yung mga travel agent, lalo kung hindi legit. Oo. Oh. So ngayon yan, baka hindi mo din makuha yan. Kung tutulungan ka ng HSBC. Kung wala na talaga magawa, wala na. Mababay na lang. Ito si ano, si Dante Sarmiento to eh. Alam na ng pamilya mo yan? Hindi pa. Hindi ko na pinalam. Sayang. Ilang nga ano mo yung pinag-ipunan? Mga ano to, mga 10 buwan din. 10 buwan? 10 sahod mo? Oo, ganun. 10 taong sahod. Ay, laki pala sahod mo. Isang buwan. Kunti lang. Isang buwan lang mo. So, ang nangyari niya, ipon ka ulit next month yan. Hindi mo ulit gagamitin. Ano, nagpabook na rin ako ng bago ngayon. Ay, nagpabook ka na. Pero, yung ano, yung sa Blue Lotus, yung ginanong ipiya ko. Doon si Rapid na sa akin. Blue Lotus. Ano rin din, mga 7. Oh, parang narinig ko na yan, Blue Lotus. 7.50. May binigay na sa'yo yung flight ticket? Wala pa. Mga, ngayong Friday pa kumuha pa yan eh. So, nagpaano na ako. Pero legit daw yun. Oh, legit daw yun. Kasi doon na sila na, parang narinig ko nga yung Blue Lotus. Kasi sinales ko sa ano, parang nakaregister sila eh. So, hindi na ako nag-search ito kasi wala akong alam nito eh. Ipotay na. Meron din palang mga logo pa scammer dito sa Yugi. Oh, meron, madami. Yung katulad nga nung kaibigan ko na sa ano, sa Bristol na babae, pumunta siya ng London, nakatukutan pa nga sila. Nawalan siya ng 200 pounds. Oh? Madami dito manluloko sa UK. Mukha lang walang scammer. Pero madami scammer dito. Ang bait pa mag ano? So ito yung ano, ito yung travel agent na inanuhan niya, binukan niya yan. Tapos yung pinakita sa kanya na ticket, yan din. Pero hindi pa ticket talaga yan kasi ano pa lang yan. Kumbaga, magbubook pa lang yan, magbabayad pa lang, hindi pa yan bayad. Parang details pa lang. Details pa lang yung sinend sa'yo. Yun ang mahirap. Sayang. Sana all. Sana. Ano yun? Panggasto na yun sa Pilipinas. Ayun lang naman eh. Wala din naman na tayo magagawa dyan. Kasi kahit ano naman. Babala na lang sa at mga least, ano. At sa least. Mga pauwi ng Pilipinas. Lalo dyan sa mga ibang planta dyan sa UK. O dito sa UK. Delikado wala, talaga. Wala na silang mga scam. Wala na bang may scam? May scam. Kunti na lang siguro. Baka naman mo ng Pilipinas. Ano kung makakauwi nga ba naman? Eh, 10 buwan lang pala yun sa'yo eh. Si Rico, isang linggong sahod lang. Kaya hindi ka... Kaya guys, kung may mag-o-offer sa inyo na murang ticket, ganyan, may magme-message sa inyo, na murang ticket sa Facebook, o pa isang website pa yan, i-check nyo maigi yung website kung malalaman mo naman yan pagka madami na silang followers, tapos pagka may pinupost sila, may mga nagko-comment na legit yan, malalaman nyo naman yan kung legit talaga yung ano page. Kaso lang si boss parang hindi niya na na-check kasi excited ka din. Excited na, wala. Excited ka lang. Wala kasi sa isip ko yun.
Si June, ano pa, 20... 24. 25? June 25, 2023. Ah, 2023. Ngayong June? Ngayong June na. 3 months na lang. Malapit na. Kung ganyan yung schedule mo, na dapat nasa 1,000 na yan. So ngayon guys, tinitignan namin kung pwede namin mabawi pa yung ano, yung pera niya, kung kaya pa namin bawiin dun sa bangko o kung kaya pa nilang gawa ng paraan. Kumonta kami ngayon dun sa agent pero wala pang reply. Sana mag-reply mamaya, no? Tignan natin kung kaya mabawi o hindi. So yun guys, no, nag-file kami ng complaint sa HSBC ngayon dun sa account niya sa HSBC. Tapos, siyempre, nahirapan kami mag-English dahil English. Pero wala naman problema kasi may Google naman tayo, may Google account naman. Nag-Google-Google tayo doon kasi ang bibigat ng English na ano. So, ang napag-usapan namin doon is, titignan nila, ano bang ano dyan, pre? Ano yung sinabi nila? O, iti-trace down nila yung may-ari ng account. Titignan nila kung makakapag-file sila doon. Iba-block down nila yung account na yun, yung pinagsendan niya. Kung tatry pa nila, kung mabablock nila, o parang may involve pa yata na police. Tapos sinabihan din siya na hiningan siya ng security code. So nagbigay kami ng security code, tapos may tatawag sa kanya na taga-bangko. Hindi namin alam kung kailan tatawag, no? Pero team yun ang bangko dito sa UK. Ewan ko kung ano yung tatanong sa kanya, may mga tanong. Pero inaasikaso naman nila, sabi nila, asikasuin daw nila yung kaso. Pero hindi pa natin alam kung mababawi niya yung pera, ganun. Wala naman silang sinabi kung mababawi ba talaga, pero at least tumulong sila sa kanya. So babalitan na lang namin sa ibang araw kung anong nangyari, kung tumawag ba sa kanya o yun lang. Hindi ko pa explain ng maayos kasi English eh. Nahirapan tuloy tayo. So yun lang guys, no, babala ako sa inyo sa mga gustong-gustong umuwi papunta ng Pilipinas, gustong magbakasyon o gustong makita yung pamilya nila, i-make sure nyo lang na yung bubukan nyo ng ticket is legit talaga para hindi kayo ma-scam, lalo na kung yung pauwi talaga ng Pilipinas, balikan, is mahal talaga yan. Inaabot pa nga ng £1,000. Kaya make sure nyo lang na legit talaga yung pagbubukan nyo. Yun lang guys, maraming salamat. Thank you. Wala kasi shoutout, pre? Wala ka muna. Yun, hindi naman siya malungkot ngayon, medyo masaya naman siya. Kasi 1 buwan lang naman daw. Ganun talaga. Tapos si paring Cedric, nandito pala. Nakikinig sa vlog natin. Nagluto din siya para sa atin ngayon na ano to, pre? Buttered chicken. So, yun lang guys. Si Marix, okay na ngayon, masaya na. Kasi may action tayo na gawa, pero hindi natin alam kung mababalik ba. Pero mahalaga, matutuloy pa din yung uwi mo sa June. Kasi yung bukan, binukin mo na kayo, legit na yan. Oo, narinig ko na yan. So, paano? Dito na lang. Uwi na kami. Bye-bye.